ang specialty nila, kalderetang itik. Oh, may itlog pa, oh. Ito, itlog. Lambot. Lambot ang it. Tumulo. Malsik. May itik nila, oh. Napuputol ng ano. Ng plastic na kutsara. Masarap yung ano, yung kaldereta na itik. Ilang oras pinakulo kanina, sabi? Juan? Dalawang oras. Apat? Dalawa? Ah, dalawa lang ba? Dalawang oras na nakasalang sa... Kawali yung lutuan nila, eh, no? Kawa. Kawa. Malaking kawali. Tapos, uling. Tapos, dalawang oras na... So, dalawang oras pinapalambot. Dalawang oras pinapalambot. Sobrang, ano, lambot na. Sarap. Tapos yung ano nila, liempo, yung liempo nila malambot, hindi yung lutong-luto. Kasi pag lutong-luto matigas, eh. Tamang-tama lang. Masarap din yung torta. Tortang talong. Ay, at saka yung ano, ginataang mais. O nga, libre pa. Binigyan tayo ni Ate Beth ng ano, eh, ng libreng ginataang mais. Mais ay libre, sabaw kanina, ano ba 'yan? Saka yung sabaw ng ano, ng hamonado. Ng ano? Hamonado yata 'yun, eh. Hindi, sauce ng kaldereta 'yun. Okay. 'Yun yung natira kanina kasi yung unang punta natin wala na yung unang kain natin. Then hinintay natin ng isang oras yata. Tsaka batchoy. Isang oras. Hinintay natin isang oras para maluto yung isang itik. Yung tapos yung batchoy. Yung batchoy di natin abutan. Sabaw na lang. Saka yung bestseller nilang dinuguan, di natin abutan. Pero yung apretadang manok, sarap din, no? So, babalik-balikan natin yan. Saka mura, eh. 70, mga ganun lang yung order sa kanya, eh. Saka yung accommodation, 5 star. 5 star yung accommodation, eh. Daig pa yung mga fine resto, eh. Deserve lahat mo. Mm-hmm. Tapos mga madyali pa sila kausap. Talagang gagana ka umorder, eh. Hindi ka tulad sa iba na titignan ka lang. Masungit. Doon walang masungit, eh. Lahat nakangiti, eh. Maganda yung ambiance. Approachable si Aling Beth. Oh, saka si Aling Beth yung owner mismo, approachable. Mabait. Kung gusto nyo, di punta kayo doon. Saka lapit pa. Saka hindi mahirap yung parking kasi pwede ka mag-park kahit saan. Basta gilid mo lang. Kasi hindi siya highway. Para siyang mga malit na kalsada lang. Tapos hindi palaging daanan. Mga kotse, motor lang ang dumadaan, so makaka-parking sa gilid.